Alright guys, hello, what's up? Welcome back sa aking channel. Kung bago ka lang sa aking channel, please like, share, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking video. Alright, ang pag-uusapan naman natin ngayon na itong ADB 116. Ako, mukhang huli na ako sa balita. Kasi mas lumabas na to nung nakaraan pa. Pero let's tackle pa rin sa mga basic information tungkol sa bagong motor na ito. Yan, nakikita nyo naman sa inyong screen itong red na ADB. Parang medyo may mga pagbabago. Let's go! Ayan guys, ito ang kanyang mga bagong features. Ayan, syempre sa luggage. Ayan, mas pinalaki daw. Ayan, makikita nyo nakalagay. Merong pang shades. Tapos isang, I think, half-face helmet to or standard na full-face helmet. Syempre, sa rear suspension niya, may gas tank pa rin. Nice. Ang kanyang mga ilaw, syempre, LED pa rin. At mas pinalaki yung windscreen niya. Syempre, adjustable pa din yan. At doon naman sa kanyang panel, full digital panel na talaga siya. Talagang nakikita mo yung innovation niya dito. Siyempre, Honda Smart Key pa rin, keyless pa rin siya. At sa tabi ng susiyan na meron pa rin doon bukasan ng upuan. Siyempre, meron pa rin siyang USB charger sa may kaliwang bahagi ng motor. Meron pa rin siyang anti-lock braking system or ABS. Siyempre, yung disc niya medyo may design na may pagka wavy-wavy brakes na siya. At syempre, new generation, 157cc, 4 bulbs, liquid-cooled, ESP plus engine. Diba? Mas medyo in-upgrade nila ng unti yung makina nito. Syempre, meron pa rin siyang idling stop at LED pa rin ang kanyang mga ilaw. Syempre, sa taillight at emergency stop signal light. Wow! Yung sa handlebar niya, tapered na siya. Medyo binago nila ng unti. At ito naman ang kanyang mga available na colors, yung red, black, at white. Kung mapapansin nyo, parang all matte color siya, no? Pero maganda rin yan. Lalo na yung white. Pati yung mags nila, oh, parang copper gold. At dito naman tayo sa kanyang specification. Ayun nga, engine type niya, syempre, 4-stroke, 4-valve, SOHC, liquid-cooled ESP+. Ignition system niya, full transistorized. Syempre, displacement, 157cc. Starting system, nice. Electric. Brake type, hydraulic disc with ABS sa harap. Hydraulic disc pa rin sa likod. Wow. Ang sukat naman ng gulong sa harap, 110x80. By 14, tubeless po yan. Sa likod naman, 130x70, 13. Ang size ng mag sa harap is 14, sa likod is 13. Parehas po yan, tubeless. Wheel type nya, syempre, cast wheel. Overall dimension, 1,950x763x1,196mm. Seat height nya, 780mm. Ground clearance, 165mm. Siyempre, yung tank capacity niya sa gasolina, 8.1 liter. Ang fuel system niya is PGMFI. Siyempre, matipid pa rin talaga to sa gas. Ang battery type niya, 12 volts. Yung consumption niya sa gasolina, standard na test ni Honda, 45 kilometer per liter. WMTC test method. Maximum power, 11.8. At 8,500 RPM, maximum torque, 14.7 Newton meter at 6,500 RPM. Yan po ang kanyang specification. At ayan guys, yan makita nyo dito, ADB 160, discover new excitement. Yan, 45.0 km per liter nga yung kanyang gas consumption. At ang kanyang SRP is 164,900 pesos. Yakang yaka, kahit hulugan, pwede na yan. Maporma na, matipid pa. Pwede kahit saan, pang service, sa trabaho, o pang anak buhay, o
gusto mo lang bumili nito para ipang motor show. Alright. Yan po ang kanyang specification sa ating bagong ADB160 ni Honda. Yan. Maraming salamat po sa mga nanood at sa nakinig. Sana nakuha kayo ng basic information sa video na ito. Please like, share, and subscribe and hit the notification bell. Always take care and God bless po.